So welcome back mga kabutingting sa ating YouTube channel. So today mga kabutingting ay pipikapin na yung mga itlog ng ating mga African lovebirds nung mabibilis nating subscriber. So kagad nakapag-chat yung tatlong subscriber natin kagabi and pupunta nga daw sila ngayon para ma-pickup yung itlog. Kaya lang yung isa ay umatras, no? So bali dalawa na lang yung pipikap doon sa itlog and then nahati na lang natin sa dalawa yung limang itlog ng ating mga ibon. So eto, nandito na tayo sa ating mini aviary. Yan. So tara, samahan nyo muna ako, ready mga itlog natin. Stories, I'm a fool for your love. So eto mga kabutingting at dumating na yung mga pipikap ng mga itlog natin dito. So ready na yung mga itlog ng ibon natin. And ayan na siya. Ayan. So napag-iwahiwalay na rin natin dahil nauna yung isa nating subscriber kaya sa kanya mapupunta yung tatlo. Wow! And yung dalawa dun sa isang medyo nahuli ng konti. So tara, labas tayo. And eto na nga sila mga kabutingting. Ayan. So eto si Sir Charles, di ba? Ay, baligtad! Sir Christian and Charles. Sir Charles. Ayan. So, sila yung mga kukuha ng mga itlog ng mga African lovebirds natin na green possible split opa, split blue, and isang par blue ewing hen. And eto na nga, no, na-ready na natin yung itlog. Ayan. So, maghahati sila dyan. Bali, mapupunta kay Sir yung tatlo. Kay Sir Charles. Ayan. Sir Charles yung tatlo and then yung dalawa kay Sir Christian. So, Sir, nasaan yung mga lalagyan nyo? So, eto, unahin na natin yung dalawa. Ayan, so eto yung dalawang itlog. And dito natin lalagay. Eto kay Sir Charles. Okay, so ayun nga mga kabutingting at na-pick up na nga ng mga kaibigan natin yung itlog ng ating mga ibon dito sa ating mini aviary. And sana, no, successful na mapapisa nila yung mga itlog na binigay natin sa kanila ngayon. And mabuhay sana nila yung mga kapatid ni Biyaki at ni Dick, no, ibon ng kaibigan natin na si Madla. Okay, so maraming maraming salamat sir sa pagkuha ng mga itlog, sa pagampun ng mga itlog natin. Ako sana mapisayan and sana mapalaki nyo na mabuti mga itlog. Okay, thank you. Thank you sir, thank you sir. Okay, so mamaya na lang mga kabutingting, babalikan ko kayo. So yun nga mga kabutingting at natikap na yung itlog ng mga ibon natin dito. Wow! Ni Sir Charles at ni Sir Christian. And then nalipat na rin natin yung mga itlog nila Alwina and Agilus dito sa mga ibon natin dito para sila na nga yung mag-alaga doon sa kanilang mga itlog and sila na rin yung magpapalaki doon sa mga magiging inakay. And eto na si Alwina and Agilus. Yan o. So nakuha na rin natin sila and ilalagay natin to sa flight cage ng mga 1 week. So bago natin ilagay sa flight cage ay liguan muna natin dahil na-stress sila, no? Kasi kinuha na natin sila ng itlog and then inalis rin natin sila sa kanilang breeding cage. Kaya talagang stress ngayon itong mga ibon natin. So para mabawasan natin yon ay liguan muna natin sila before natin i-release dun sa ating flight cage. And then habang pinaliliguan ko ito mga kabutingting, eto naman yung nangyari kahapon kay Biyaki na muntik na mag-flyby, no? So kahapon habang nagsa-shoutout tayo dun sa pa-shoutout natin kagabi sa video natin, eh biglang lumipad si Biyaki after nung video. Bigla siya nagpunta sa bubungan and then sakto may pusa. Buti na lang, no, nakalipad siya. Ang problema, paglipad niya, sa sobrang takot niya sa pusa, nagpaikot-ikot siya sa taas ng mga tatlong beses, no, para siya naging kalapati kagabi o kahapon, no. So hapon na kasi yun, around mga 5:30, quarter to 6 yata, mga ganun. So talaga nagpaikot-ikot siya ng tatlong beses. Akala ko hindi na siya makakabalik kasi ang layo na nung iniikutan niya. And then nakita ko dumapo siya doon sa puno ng mangga malapit doon sa ating flight cage. So buti na lang doon siya dumapo and then pinuntahan nga natin siya doon. And eto yung nangyari kahapon. Gana, dali na.
magpapaalam na yata si Biyari, mga kabuting ting. So nag-pre-flight siya at nakarating siya dito sa likuran. Ayan, so hindi yata kita sa camera eh. Pero nandyan siya sa taas ng mangga ngayon. Ayan, no? Bigla siya lumipad kanina nang biglang may pusang gustong dumakma sa kanya. So lumipad siya and then umikot-ikot and then buti na lang dito sa ibabaw ng flight cage, no? Dito sa mangga malapit sa flight cage natin huminto. Pero tingnan natin kung mapapababa pa natin. So eto, dala natin si Pony and si Kokoy, no? Para matawag natin pabalik yung ibon natin. So nandun siya. Yan na. Yaki. 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 Ay, bumaba. Hindi natin kumakit tayo sa bubong para mas makalapit tayo sa kanya. Yaki! Gina! Oh, dali oh! Yaki! 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 Gina! Oh, dali na oh! Yaki! Yaki! Yari! Yari! Ah! Go! Yun eh! No! Buti na lang at nakabalik pa yung ibon natin at hindi nawala. Oh, kalili pa daw. Yan! Muntik na! So, ingat kayo sa mga pre-flight nyo, lalo na kung hindi pa marunong, no? Hindi pa siya sanay sa mga blind recall, huwag mo nang palalabasin. So eto, nagkamali tayo at sinama natin siya sa labas. Ayun, bigla siyang natakot sa pusa, lumipad. And umikot-ikot nga siya dito, no? Mga tatlong ikot din yung nagawa niya bago siya huminto dito sa puno ng mangga. Wow! Buti na lang, huminto siya dito malapit sa flight cage natin. Ayan, so eto lang yung flight cage natin. And eto nga, mayroong mangga dito. So yun, buti nakuha pa natin yung ibon natin. So tara, balik muna tayo dun. So eto nga mga kabuting ting, nandito na tayo sa ating flight cage and naliguan na rin natin si Alwina and Agilus. Ayan, so pinaliguan nga natin yung mga ibon natin para mabawasan yung stress nila dahil na-stress sila sa pagkakahuli natin sa kanila and sa pagkakaalis rin natin ng kanilang mga itlog. So pagpapahingay natin sila sa breeding ng 1 week dito sa ating flight cage. So kaya lang natin sila makalipad-lipad dito para mabawasan yung stress nila. And babalik natin sila after 1 week, no? So pag naibalik na natin sa ating breeding cages, mga 1 to 2 weeks lang ay mag-start na ulit mag-breed to. So ganoon natin kabilis mapaparami yung ating mga opaline kapag ka nagpapa-poster tayo ng mga itlog nila. And then sa mga nagtatanong pala mga kabuting ting, kung ano nangyari doon sa mga nangitlog doon. Ayan, so ayun yung pugad nila. Ay, naging clear yung mga itlog nila. So tatlo lang yun and clear nga lahat. So binidyuhan ko yun kaya lang ay hindi ko na-upload kasi noong panahon na yun medyo madilim dahil umuulan-ulan. So medyo madilim yung video natin. Talagang mahirap makita kaya hindi ko na-upload. So nakalimutan ko na rin i-update, no? And ayun nga, clear yung naging itlog nila. Pero kahapon nakita ko yung babaeng nangitlog doon ay magana naman yung pitan niya. So ibig sabihin meron na silang second clutch. So ang gagawin natin yan ay tatanggalin natin yung mga lumang itlog nila dito bukas. And then, antayin natin sila mangitlog ulit. Tingnan natin kung mag-fertile na yung second clutch nila. Okay, so release muna natin. Sinalina ang Agilus dito. Yan. Para mabawasan na yung stress nila. Oh. Yan. So, hindi masyado makalipad sinalina ang Agilus dahil nga basa. At niliguan natin. Okay, so yun lang muna for today mga kabuting ting. And mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Lorenzo Lacerda, kay Alvin Pastor, shoutout din tayo kay Clio Troy Lorena, shoutout din tayo kay Kevin Cruz from Ordaneta City, shoutout din tayo kay JM Season from Angeles, Pampanga, shoutout din tayo kay Amira De Luna from Nueva Ecija,
Shoutout din tayo kay John Kenneth Mauro. Shoutout din tayo kay Kokoy from Guatapol Town. Shoutout din tayo kay Emily Del Rosario. Shoutout din tayo kay Diane Petilla. Shoutout din tayo kay Precious Helbert from Pangasinan. Shoutout din tayo kay CJ Dulay from Mabalacan, Pampanga. Shoutout din tayo kay Brian Wesley Cruz, kay Gabriel Jeronimo. Shoutout din tayo kay Mark Cedric Cruz at kay Jeric Vergara. Shoutout din tayo kay Cesar Lagrosa, kay Armando Bunang Jr. Shoutout din tayo kay Christian Canieso from Marikina. Shoutout din tayo kay Henol Camus. Shoutout din tayo kay Ariel Alyabado, kay Jolito Siga from Las Piñas City. Shoutout din tayo kay John Ray from Pasay City. Shoutout din tayo sa Spartan Gaming from Bataan. Shoutout din tayo kay JM Galang. Shoutout din tayo kay Rizalzi Doctor. Shoutout din tayo kay Nico Onofre from Mexico, Pampanga. Shoutout din tayo kay Mino City from Tarlac. Shoutout din tayo kay Edwin Tion from Amadeo, Cavite. Shoutout din tayo kay Marcelino Arce Espin from Apalis, Pampanga. Shoutout din tayo kay Jasper Daniel Andan from Minaling. Shoutout din tayo kay John Christopher. Shoutout din tayo kay Otoy ng Dagupan City. Shoutout din tayo kay Noel Binolia from La Union. Shoutout din tayo kay Daniel Puron. Shoutout din tayo kay Ken Gianzara. At shoutout din tayo kay Jaco Vilhito. Maraming maraming salamat mga kabuting tips sa supporta nyo sa ating YouTube channel. At sana'y nagustuhan nyo yung ating video for today. At kung gusto mo pa naman gantong video, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload sa ramin. Sama ni Kokoy. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Buting Things Mini Avery, at yung ating official Facebook group, Daddy Buting Things Mini Avery FB Group Community, para kahit nasa Facebook ka ay lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. So yun lang muna for today mga kabuting things. Kita kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.